Hi, kumusta tayo? Kumusta tayo? Share ko muna sa inyo. Small talk muna tayo, ha? Papakita ko muna yung anak bago kong painting. Wala lang. Gusto ko lang ipakita kasi wala akong mga small talk. Ito na lang ini-small talk. Ini-small talk ang aking painting. Yan. Hindi pa ako marunong maggawa ng mukha, no? Pero papunta na siya. Papunta na. Malapit na siguro. Ha? Malapit na ako matuto. So makikita niyo dito, nandito yung ano, yung lighting. Kaya dito maliwanag, doon medyo madilim. Titigan niyo. Ayan, titigan niyo. At saka dito nakikita niyo yung mga flowers. Para siyang ano no, 3D or parang nakaangat. Ganun talaga yung style ng ano ng pag wet on na painting. Ah, meron pang isa. So, ang base ko dito is pink. Yan yung mga titira kong mga oil painting. Pag natitira, sasayang, di ba? Kaya nilalagay ko. Nilalagay ko dyan. Tapos, ito naman yung isa kong ginawa. Ay, basa pa din siya. Basa pa rin. Ina-modify ko pa kasi lagi. Ah, pag naisipan ko, dadagdagan ko kahit ito. Hindi matuyo. Ito. Ayan. Tatlong colors lang ang ginamit ko dito. Hilaan niyo ko ano. Tatlong colors lang yan. It's red, black, and white. So, kaya lang siya nagkakaroon ng mga ganyan-ganyan. Nagiging gray. Pinaghalo-halo ko yung pink and white, tsaka black. Tapos, depende kung ilang percentage, yun. Tinatansya ko na lang. Marunong na rin ang gumawa ng tree. Tingnan mo. Ayan, oh. May dalawang tao sa under the tree. Ha? Naintindan niyo ba ko na yan? Hindi. Wala. Intindi ako lang. Yan talaga ang painting. Minsan hindi mo talaga maiintindihan. Ano? Ha? Yun ang aking mga bagong gawa. Dito na tayo ngayon sa Old Testament pa rin. Dito kay... Diba tapos na natin yung ano? Yung... si Miriam, di ba? So, nung after din ang tumawid sa dagat, si Moses, pati yung mga Israelites, nakarating na sila sa kabilang part, no? Tapos yung mga Egyptians, nalunod yung mga mahabol sa kanila. Dito na tayo sa Exodus chapter... 15. So, andito na sila, nag-celebrate na sila. Sila Miriam, si Moses, yung mga Israelites, nagkaling Egypt, nag-celebrate na sila kasi nakalabas sila ng Egypt at yung mga humahabol sa kanila nalunod. So, dito na sa Verse 22. Diba kakaalis lang ni Almighty Father sa mga Israelites galing sila ng Egypt. Nakita na ng mga Israelites ang power ni Almighty Father. Pero tignan natin dito sa verse 22. So, Moses brought Israel from the Red Sea. Then they went out into the wilderness of Shur. And they went 3 days in the wilderness and found no water. And now when they came to Marah, they could not drink the waters of Marah, for they were bitter. Therefore the name of it was called Marah. And the people complained against Moses, saying, "What shall we drink?" For so he cried out to the Lord, and the Lord showed him a tree.
When he cast it into the waters, the waters were made sweet. Okay? Naintindihan niyo yun? Kasi, wala na silang mainom ng tubig. Galing sila ng dagat na syempre maalat yun. Wala na silang mainom ng tubig. Kaya, nag-umpisa ng magreklamo yung mga Israelites. Nakita na nila yung power ni Almighty Father. Pero nagreklamo na sila. Hindi pa sila nakakalayo. Okay? Kasi may water doon. Hindi nila mainom yung tubig kasi mapait. Kaya ang tawag sa lugar na yon Mara. Kasi ang Mara, ibig sabihin mapait. Kaya kung pangalan mo Mara, mapait ka. Or Maria, ganun. Pag Maria or Marie, Mara, ibig sabihin, mapait yon. Yun ang talagang meaning ng Marie, Mara, or Maria, or Mary. Okay? Gumanda na lang yung word na Mary kasi nga, ginamit ni Almighty Father si Mary para ipagbuntis si Jesus Christ. Kaya gumanda ang pangalang Mary. Pero ang totoong meaning ng Mary or Mara or Marie or Maria ay bitter, mapait. Ang pangalan ng nanay ko mapait. Yun ang totoong meaning nun. Ngayon, dahil nga Mara, mapait yung tubig doon, nag-complain ngayon yung mga tao kay Moses. Anong iinumin namin? Ngayon ang ginawa ngayon ni Moses, tinawag niya si Almighty Father. Si Almighty Father naman, may pinakita sa kanyang puno. Ngayon, yung puno na yon, he cast it into the waters. Itinapon yung puno na yon sa tubig. Kaya yung tubig tumamis. Nainom nila yung tubig dahil tumamis dahil sa tree na ipinakita ni Almighty Father kay Moses. So, miracle na naman yon, okay? There he made a statute and an ordinance for them, and there he tested them and said, if you diligently heed the voice of the Lord your God and do what is right in his sight, give ear to his commandments and keep all his statutes, I will put none of the diseases on you which I have brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. Then they came to Elim, where they were 12 wells of water, where there were 12 wells of water and 70 palm trees, so they camped there by the waters. Sinabi ngayon ni Almighty Father, mag-uumpisa na ang testing. Yung dati, yung testing para yun sa mga Egyptians, okay? At para ipakita rin sa mga Israelites yung power ni Almighty Father. Ngayon, focus na ngayon si Almighty Father sa pag-test sa mga Israelites dito sa nung time ni Moses, nung inailabas sila sa Egypt. Kaya nga, di ba sabi dito, there he made a statute and an ordinance for them, and there he tested them and said, if you diligently heed the voice of the Lord your God and do what is right in his sight, give ear to his commandments. Pakinggan ang boses ni Almighty Father at makinig kung ano mga commandments at i-keep ang lahat ng statutes para hindi mailagay sa mga Israelites ang mga kung ano-ano mga peste o salot or diseases na ginawa niya sa mga Egyptians nung time na yon. For I am the Lord who heals you. Magtiwala lang kay Almighty Father. Yun ang bilin niya. Unang bilin niya. Dahil alam na ni Almighty Father, inunahan na niya ang mga tao. Alam na niya. Kaya una pa lang sinabihan niya, unang reklamo na walang tubig, o pagkatapos nun sinabihan na niya, if you diligently heed the voice of the Lord your God and do what is right in his sight, give ear to his commandments and keep all his statutes. Pinagsabihan na niya. Nagbigay na siya ng, kumbaga parang heads up. I am the Lord who heals you. Nung hindi pa natin kilala si Almighty Father, para tayong nasa Egypt. Yung Egypt is a desert. Pero since nailabas na tayo sa desert, nakilala na natin siya.
start na para magtiwala tayo sa kanya. Kaya inilabas ni Almighty Father ang mga Israelites sa Egypt. Kasi yung mga Israelites, no, nahihirapan na, di ba, sa mga utos ng mga Egyptians sa kanila, nagiging slave sila. Kaya pinakinggan ni Almighty Father yung prayers nila. So 430 years silang nasa Egypt na slaves. Tahimik si Almighty Father na nakikinggan lang sila. Pero dininig ni Almighty Father yung panalangin nila after 430 years. Ang gusto lang ni Almighty Father, hanapin natin siya. Kasi hindi natin siya hinahanap eh. Kaya ba, hinahanap niyo ba si Almighty Father? Ano bang mga hinahanap niyo sa buhay? Dito sa Bible, lagi tayong pinapalalahanan ng mga prophets na padala ni Almighty Father, na hanapin natin si Almighty Father. Maraming verse dito sa Bible. Pati si Jesus Christ, sinabihan niya tayo, di ba? Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Ngayon, dito sa Old Testament, babasahin natin yung mga Bible verses na nakakalungkot. Di ba pag may mga mahal kayo sa buhay, pag hindi kayo hinaharap ng mga mahal nyo sa buhay, di ba nalulungkot kayo? Pag hindi kayo hinaharap ng anak ninyo, hindi kayo hinaharap ng asawa ninyo, or hindi kayo tinatawagan ng mga kaibigan ninyo, nalulungkot kayo, di ba? Pag walang pumapansin sa inyo, nalulungkot kayo, di ba? Ganun din si Almighty Father. Nalulungkot din siya kasi creation niya tayo, mahal na mahal niya tayo, at pag hindi natin siya hinahanap, nalulungkot siya. Dahil alam niyang naghihirap tayo, hindi natin siya tinatawag. Babasahin ko sa inyo yung mga verse sa Bible. Hinanap ko rito, nag-search ako sa internet, yung mga verse sa Bible na hindi natin hinahanap si Almighty Father. Kasi masyado tayong busy sa paghahanap ng mga bagay dito sa mundo na hindi naman permanente. Oh, umpisa natin. Psalm 14 verse 2. The Lord has looked down from heaven upon the sons of men to see if there are any who understand, who seek after God. Sulat to yung Psalm ni David. Ito pa ha. Sa Psalm 53 verse 2, God has looked down from heaven upon the sons of men to see if there is anyone who understands, who seeks after God. Dalawang beses sinabi ni David yon. Psalm 14 verse 2 at saka Psalm 53 verse 2. Dito naman sa Romans, no? Sa Book of Romans. Romans chapter 3, verse 11. There is none who understands. There is none who seeks for God. So lahat tayo pantay-pantay. Hindi natin hinahanap si God. Hindi natin hinahanap yung tatay natin. Kahit ano pa ang estado mo sa buhay, wala sa ating naghaharap kay God. Hindi natin siya sinisik. Kayo ba, paano niyo sinisik si God? Paano siya hinahanap? Paano niyo hinahanap yung tatay natin? Di ba kayo, hinahanap niyo yung tatay dito sa mundo, na magulang ninyo sa mundo? Pero ba't hindi nyo hinahanap si Almighty Father? Hindi natin siya hinahanap. Siya makakapag-provide lahat ng mga pangangailangan natin. Tingnan natin naman dito sa Psalm 10 verse 4. The wicked in the hotness
of his countenance does not seek him. All his thoughts are, there is no God. Ito naman, yung sinasabi ng mga hindi naniniwala kay God. Mga creation ni God pero hindi sa kanya naniniwala. Ito naman sa Isaiah, chapter 9, verse 13. Yet the people do not turn back to him who struck them, nor do they seek the Lord of hosts. Isaiah 31, verse 1. Woe to those who go down to Egypt for help and rely on horses and trust in chariots because there are many, and in horsemen because they are very strong, but they do not look to the Holy One of Israel, nor seek the Lord. Nagre-rely tayo sa mga bagay na nakikita natin dito sa mundo, sa mga karangyaan. Pero wala sa atin ang naghahanap kay Almighty Father, sa Diyos natin. Hindi natin siya hinahanap. Hinahanap natin pera, pagkain, kayamanan, alahas, mga makakapagpasarap sa buhay natin dito sa lupa, yun ang hinahanap natin. Validation sa ibang tao, hinahanap natin. Pero yung validation from God, hindi natin hinahanap. Mas iyon ang pinaka-importante. Jeremiah verse chapter 10 verse 21. For the shepherds have become stupid and have not sought the Lord, therefore they have not prospered and all their flock is scattered. Yung mga hindi naghaharap kay Almighty Father, hindi nagwawagi, hindi nagpa-prosper ang buhay. Nasisira ang buhay. Kaya tayo, kahit may mayaman dyan, sira ang buhay. Kasi iba ang pinaprioritize natin. Hindi natin pinaprioritize ang paghahanap kay Almighty Father. Ang pinaprioritize natin yung mga desisyon natin kung paano tayo yayaman. I-prioritize natin si Almighty Father. I-seek natin yung will niya, yung guidance niya para makapag-desisyon tayo ng tama. Paano mo malalaman kung galing kay Almighty Father yung desisyon na yon? Lahat ng mga magaganda na desisyon, ng tama, na righteous, galing sa kanya, yung wise na mga desisyon, galing kay Almighty Father yon. Pero yung mga pangit na mga desisyon, hindi galing kay Almighty Father yon. Psalm 119, verse 155. Salvation is far from the wicked, for they do not seek your statutes. Yung mga hindi naghahanap kay Almighty Father, hindi tayo masisave. Salvation is far from the wicked. Isaiah 65, verse 1. I permitted myself to be sought by those who did not ask for me. I permitted myself to be found by those who did not seek me. I said, here am I to a nation which did not call my name. Imagine Diyos natin kinukol ang attention natin. Andito ako, tawagin niyo ako. Ako ang kailangan ninyo. Ako makakapagbigay ng solusyon sa mga problema ninyo. Sa akin kayo lumapit. Pero hindi tayo lumalapit sa kanya. Sinusunod pa rin natin yung sarili natin. So tingnan niyo ano nararamdaman ni Almighty Father pag ganun. Di ba kayo, pag andito ako, ba't di mo ako tinatawagan? Ako ang nakakaalam. Anong nararamdaman mo kung ganun ka? Ilagay mo yung sarili mo kung anong nararamdaman ni Almighty Father. Kasi kung anong nararamdaman mo, mas doble pa ron, triple pa ron, a million times over pa ron, yung sakit na nararamdaman ni Almighty Father.
Makikilala natin si Almighty Father pag hinahanap natin siya. Malalaman natin ang puso niya, malalaman natin kung anong iniisip niya, malalaman natin kung ano ang will niya para sa atin. Dito naman sa Romans chapter 10 verse 20, and Isaiah is very bold and says, I was found by those who did not seek me. I became manifest to those who did not ask for me. Gaya tayo, mga Gentiles tayo, nakilala natin si Almighty Father. Ito yung sinasabi sa Romans chapter 10 verse 20. Nakilala natin siya. Dahil mga Gentiles, dahil ang mga chosen people, di ba mga Israelites? Ito namang, I was found by those who did not seek me. Ito ang pinapatungkulan niya rito, mga Gentiles. Yung mga taong nauna na sa atin, na nagtiwala kay Almighty Father, kahit hindi sila Israelites or Jew. Zephaniah chapter 1 verse 6. And those who have turned back from following the Lord, and those who have not sought the Lord or inquired of Him. Tawagan natin si Almighty Father at saka si Jesus Christ. Pag tinawag natin si Jesus Christ, kasama na rin si Almighty Father kasi si Jesus Christ ang padala ni Almighty Father sa atin. Iisa sila ng goal, iisa sila ng hangarin, iisa sila ng puso. Kahit magkaiba sila, dahil tatay si Almighty Father, tapos si Jesus anak niya, iisa sila ng goal. At yon ay ang isave tayo. Ito naman sa Hosea, chapter 5, verse 15. I will go away and return to my place until they acknowledge their guilt and seek my face. In their affliction, they will earnestly seek me. Nagtatampo na rito si Almighty Father. Sabi niya, I will go away and return to my place. Pag in-acknowledge nila ako, in-acknowledge nila yung guilty nila, na-guilt sila, hinarap nila ang mukha ko, sa kanilang paghihirap, hahanapin nila ako. Sabi dito sa Hosea, dito naman sa John, chapter 5, verse 44. How can you believe when you receive glory from one another and you do not seek the glory that is from the one and only God? Dapat ang isi-seek natin, hindi yung mga tao. Ang isi-seek natin, yung glory of the Almighty Father. Hindi natin tatawagan yung mga taong mga namatay na para tulungan tayo. Hindi nila tayo matutulungan. Yung mga followers ni Christ at ni Almighty Father na namatay na, hindi natin sila pwedeng tawagan. Ang tatawagan natin si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Yung mga sinasabing mga saints, yun lang ang naglalapit sa atin. Ano? Ipinapakilala si Jesus Christ at tsaka si Almighty Father, tinuturoan nila tayo. Pero hindi porque God na natuturoan niya tayo, sa kanila tayo magdadasal. Ang dadasalan natin, si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Kasi sila ang may power to save us and to forgive us from our sins. Dito naman sa 2 Chronicles, chapter 12, verse 14. He did evil because he did not set his heart to seek the Lord. Nakakagawa tayo ng kasalanan kasi hindi natin sinisik yung puso ni Almighty Father. Isik natin si Almighty Father para hindi tayo maligaw ng landas, para nakafocus lang tayo sa tamang path. Second Chronicles 16 verse 12.
in the 39th year of his reign, Asa became diseased in his feet. His disease was severe, yet even in his disease, he did not seek the Lord, but the physicians. Ito, this sa Second Chronicles, no? Si Asa, king to eh, na dito sa Second Chronicles 16:12. Nagkaroon si Asa ng sakit, no? Ng malalang sakit sa paa. Kasi disease was severe. Pero kahit severe yung disease niya, hindi niya hinanap si Almighty Father, kundi ang hinanap niya mga doktor. Hindi tayo magagamot ng mga doktor. Nagbibigay lang yun ng paunang lunas. Ang totoong makakagaling sa atin, si Almighty Father. Yung pananampalataya natin kay Almighty Father. Si Abraham, he believed in God. Yung pagkakabelieve niya ng ganun kay God, na kahit sa mga panaginip niya nakikita, tiwala niya, no, ni Abraham, it was counted as righteousness. Na sinasabi ni Almighty Father, righteous si Abraham kasi naniwala siya kay Almighty Father. Yung righteous, ibig sabihin, sinabi ko sa inyo, ang righteous, ang root word is right. Ibig sabihin, yung pagkakapaniwala ni Abraham kay Almighty Father is correct. Kaya, na-save si Abraham. Mahal na mahal ni Almighty Father si Abraham, at pinadami niya ang lahi ni Abraham kasi nga naniwala si Abraham kay Almighty Father. Kasi malaking bearing yung faith, yung pagkakapaniwala natin kay Almighty Father. Kasi hindi natin siya nakikita. Pero naniwala tayo sa mga miracles niya, sa mga padala niya ng mga tao, at sa mga blessings na binibigay niya sa atin. Kaya alam natin na buhay siya at tinutulungan niya tayo. At itong Bible na to, ano to, sanctified by the Holy Spirit ito. Dahil salita to ni Almighty Father. Puro kasi sa kanya to, nakasulat dito sa Bible. Kaya, yung mga salita dito ni Almighty Father, holy to. Guided by the Holy Spirit, yung mga nagsusulat nito. Dahil si Almighty Father ang turo sa kanila. So kahit na may mga doktor, kailangan pa rin natin ang pananampalataya kay Almighty Father. Dahil hindi natin hawak ang buhay natin. Andiyan niya, marami kang gamot, di ba? Ang dami kang gamot. Pero kung gusto mo pang humaba ang buhay mo rito sa lupa, mag-pray ka kay Almighty Father. Ibibigay naman niya yon eh, kung talagang deserving ka na humaba pang buhay mo rito sa lupa. At kung meron ka pang purpose. Pero kung nakikita ni Almighty Father na wala ka ng purpose dito, hanggang doon na lang ang kaya mong gawin para sa Kanya, at kailangan mo nang umuwi, kukunin ka na niya. Pantay-pantay tayo, lahat tayo ganun. Nandito pa ako sa harap ninyo, meron pa ako ginagawa. Pero pag nakita ni Almighty Father na tapos na yung purpose ko, kukunin na rin niya ako. Hindi ko alam kung hanggang kailan ang purpose ko. Kaya habang nandito pa tayo sa lupa, i-share natin ang kabaitan ni Almighty Father sa atin.
Ito naman, ano? Sa Job, chapter 31, verse 24-25. If I have put my confidence in gold, and called the fine gold my trust, if I have gloated because my wealth was great, and because my hand had secured so much. Sabi ni Job. Si Job dito, sabi niya, kung nagtatrust man siya sa ginto or yung magagandang, yung fine gold ang pinagtatrust niya, no? Or pinagyayabang niya yung kanyang kayamanan at saka secured yung buhay niya, hindi pa rin yun importante. Ang importante, hanapin natin si Almighty Father kasi siya ang totoong kayamanan natin. Yung mga gold, nawawala yan. Yung mga lupain, pinag-aagawa, nawawala yan. Wala kang madadala kahit isa. Yung mga bagay na hindi nakikita, yun ang permanent. Nakalagay dito sa Bible. Yung mga bagay na nakikita, temporary lang. Kaya ang sisisik natin, si Almighty Father, hindi natin siya nakikita, pero permanent. Na He will be with us forever. At siya mag-save sa atin. Alam ko ang sinasabi ko. Kasi, may mga blessings na binibigay sa akin si Almighty Father. Na hindi ko na sasabihin kung ano. May blessing siyang binibigay sa akin na hindi ko inaasahan. Pero nagtitiwala ako sa kanya. At dapat uunahin natin yung halimbawa yung pe-pray ako kay God, gusto ko ng ganito. God, ibigay mo muna sa akin to bago ako mag-work sa'yo or bago ako mag-serve sa'yo, ibigay mo muna sa akin to. Hindi. Mag-serve ka muna. Gusto makita ni Almighty Father kung deserve mong maging mabigyan ng blessing o hindi. Yung time natin, investment 'yon kasi yung time pwedeng maging pera 'yon, 'di ba? Halimbawa, pag magtatrabaho ka, ilalagay mo rin yung time mo sa trabaho mo, nagiging pera 'yon, 'di ba? Ngayon, yung kay Almighty Father, i-invest natin ang buhay natin, i-invest natin yung oras natin. Kasi mas marami pa, mas maganda pa sa pera ang makukuha natin. Kaya invest natin ang time natin kay Almighty Father sa pagdadasal at paghahanap sa Kanya. Dahil yung blessing na ibibigay niya sa atin, hindi mo ma-expect na napakaganda. Di ba nga yung parable of the talents? Nag-invest yung isa ng maliit na pera, yung isa nag-invest siya, inilagay lang niya sa ilalim ng lupa. Ngayon tayo, i-invest natin yung oras natin, yung panahon natin kay Almighty Father sa paghahanap sa Kanya. Pag naharap natin siya, makikilala natin siya. Pag nakilala natin siya, mamahalin niya tayo. Mahal na siya tayo ngayon, pero mas lalo pa niya tayong mamahalin pag nakilala natin siya. At lalo natin siyang makikilala kapag magdadasal tayo, magbabasa tayo ng Bible. Siya lang, wala nang ibang pangalan. Jesus Christ, tsaka si Almighty Father, through the power of the Holy Spirit. Alam ko ang sinasabi ko. Kaya nagsishare ako sa inyo. Kilala niyo ba si Oholeb?
Sana nga ba yun si Oholieb? Siya kasi Bezalel. Bezalel and Oholieb pala sa Exodus chapter 31. Si Bezalel, siya kasi Oholieb. Sila yung naatasan ni Almighty Father na gumawa ng Ark of the Covenant. Wala silang alam kung paano gawin yung Ark of the Covenant. Pero sabi ni Almighty Father dito, sa Exodus chapter 31, siya ang magbibigay ng knowledge para magawa ng tama ni Bezalel at Oholiab ang Ark of the Covenant. Ngayon tayo, para magawa natin ng tama, magkaroon tayong magandang desisyon, kilalanin natin si Almighty Father dahil siya ang magbibigay sa atin ng knowledge and wisdom para makagawa ng tama, makapag-desisyon ng tama, ng naayon kay Almighty Father. Ito naman ha. Psalm 83 verse 16. Fill their faces with dishonor that they may seek your name, O Lord. Sabi ni David, fill their face with dishonor. Ipahiya mo sila, Almighty Father, para hanapin ka nila. Dahil yung shame, yung pagkakapahiya, yung dishonor, nawawala yon pag naki Almighty Father tayo. Kasi papatawarin niya tayo ng kasalanan natin pag sinisik natin siya. Di ba may mga tao na nagkasala pero pinatawad yung Almighty Father, nawala yung shame sa kanila. Ang sinishare na nila ngayon si Almighty Father. Yung kabutihan ni Almighty Father. Yung shame na wala na dahil pinatawad sila ni Almighty Father. Kasi hinarap na si Almighty Father. Kaya importanteng hanapin natin si Almighty Father dahil mababago tayo. Okay? Pag hinarap natin si Almighty Father, bawat pananaw mo sa buhay, maalala mo si Almighty Father. Bawat bukan ng bibig mo, si Almighty Father ang mabanggit mo, tsaka sa Jesus Christ. Di ba pag may mahal kayo sa buhay, nagtatakak siguro yung mga tao, ba't lagi itong binabanggit yung si ano? Siguro crush mo yan, ganun, di ba? Siguro may gusto ko rin, bakit lagi mo nababanggit yun? Hindi ko naman ano. O hindi nga. Pero ba't mo na laging nababanggit? Ganon din si Almighty Father. Bakit natin laging nababanggit, no? Nasasalita natin siya, nakakwento natin sa mga tao. Unknowingly nababanggit natin. It's because nasa puso natin si Almighty Father. Mahal natin siya. Natutunan natin siyang mahalin. Inilagay natin siya sa puso natin. Nakatira siya sa puso natin. Kaya, bawat bukan ng bibig natin, si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ, yung kabaitan nila. At dito naman sa Psalm 118, verse 8, it is better to take refuge in the Lord than to trust man. Mas mabuti pa na hanapin at magtiwala kay Almighty Father tsaka kay Lord Jesus Christ kesa magtiwala sa tao. Mahirap magtiwala sa tao. Alam niyo naman yan, di ba? Mahirap magtiwala sa tao. Kahit ako, wag niyo akong pagtiwalaan. Ang pagtitiwalaan natin, si Jesus Christ tsaka si Almighty Father. Wag kayong tumingin sa akin. Ang tingnan natin, si Jesus Christ at si Almighty Father. Dahil wala naman akong kwentang tao. Baka sabihin nyo, ay, ano, ba't ganyan yan? Naiintindihan ko ang mga tao. Tinuro sa akin ng Almighty Father kung paano makaintindi ng tao. At hindi ako dapat pagtiwalaan. Dahil makasalanan ako. Ang dapat nating pagtiwalaan, si Jesus Christ, siya kasi Almighty Father.
Yung mga tao kasi, they have the tendency to fail us, to betray us, to lie to us. Sometimes, yeah, they wear masks. Pero si Almighty Father, totoo siya sa atin. Honest siya sa atin. Ibigay na lahat ni Almighty Father sa atin. Hindi siya nag-hold back ng pagmamahal. Hindi siya nag-hold back ng blessings. Ang gusto lang ni Almighty Father, hanapin natin siya, pagtiwalaan natin siya. Wala kayong ibang pagtitiwalaan. Si Jesus Christ, saka si Almighty Father. Akala niya minsan, ay, yung taong yun makakatulong sa akin yun. Na-try ko na yun. Na-try ko na yun. May makakatulong yata ang tao sa akin. Hindi rin eh. Ang makakatulong na totoo sa atin, si Jesus Christ, saka si Almighty Father, hindi yung mga tao, na, ay, mataas ang estado na ito sa lipunan, matutulungan ako. Hindi. Na-try ko na yon. Hindi tayo dapat magtiwala sa tao. Pagtitiwalaan mo yung boss mo, ay baka tanggalin ka pa sa trabaho ng boss mo, di ba? Hindi eh. Si Almighty Father tsaka si Jesus Christ ang dapat nating pagtiwalaan. Dahil wala silang hidden agenda, yung mga taong mga dapat mga pagtitiwalaan natin, may mga something yan. Kahit ako, wag niyo akong pagtiwalaan. Si Jesus Christ ang pagtiwalaan natin, si Almighty Father. Ang inaalan ko sa inyo, ang share ko sa inyo, magbasa tayo ng Bible. Dahil ako, marami rin akong pagkukulang. Makasalanan din ako. Hindi ako perfect. Marami pa akong dapat matutunan. At dito naman ha, sa Proverbs. Chapter 1, verse 28 to 31. Then they will call on me, but I will not answer. They will seek me diligently, but we will not find. But they will not find me, because they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. They would not accept my counsel. They spurned all my reproof. So they shall eat of the fruit of their own way and be satiated with their own devices. Mapapahamak tayo pag hindi natin hinanap si Almighty Father, kung sarili natin, ang sinusunod natin. Kung may mga plano man tayo sa buhay, ilapit natin kay Almighty Father yun, tsaka kay Jesus Christ. Para hindi tayo maligaw. I-acknowledge natin sila. Sila ang nakakaalam ng lahat. The past, present, and future. Ito pa sa Jeremiah, chapter 2, verse 31. O generation, heed the word of the Lord. Have I been a wilderness to Israel or a land of thick darkness? Why do my people say, we are free to roam? We will no longer come to you. May mga tao na nagsasabing, hindi ako lalapit kay God. Or galit kay God. Nasasaktan din si Almighty Father pag sinasabi natin yun. Pag hindi tayo lumalapit sa Kanya. Kasi kinukonsider niya tayong mga anak niya. Di ba pag may mga anak din kayo, ulitin ko na, pag may mga anak kayo na kailangan ng
advice, tapos hindi lumapit sa inyo. Bakit hindi ka lumapit sa akin? Ako ang nakakaalam, ha? Ba't hindi ka lumalapit sa akin? Kaya ko yan, bakit nahihinaan ka ba sa akin? Ha? Di ba ganun yun? Nahihinaan ka ba sa akin, anak? Ano bang problema? Kaya ko yan, anak. Ganun si Almighty Father. Powerful si Almighty Father. Ezekiel chapter 29 verse 16, and it will never again be the confidence of the house of Israel bringing to mind the iniquity of their having turned to Egypt. Then they will know that I am the Lord God. Nagpapakilala lagi si Almighty Father sa atin. Habang hindi pa huli ang lahat, kilalanin natin si Almighty Father. Iniintay niya tayo, lumapit sa kanya. Hindi niya tayo itataboy. Okay? Hindi tayo itataboy ng tatay natin. Kung yung ibang mga tao na nilapitan mo, itinataboy ka, di ba? Sino ba yung mga presidente ng Pilipinas na nilapitan mo na niyo? Presidente ng buong mundo? Leader ng ganyan? Tinaboy ka ba? Mga mayor, mga pulis, itinaboy ka? Itataboy ka nila. Kasi wala silang makukuha sa iyo. Pero si Almighty Father, kahit walang makukuha si Almighty Father sa iyo, tatanggapin ka ni Almighty Father wholeheartedly. Magtiwala ka lang sa kanya. Kasi gusto niya tayong isave. Pero matigas ang ulo natin, ano? Hindi natin maintindihan. Hindi natin maintindihan si Almighty Father kasi nga hindi natin siya hinahanap. Kung hahanapin natin siya, maiintindihan natin siya, yung puso niya, maiintindihan natin, yung mga gusto niyang sabihin sa atin, maiintindihan natin. At makikita natin siya, yung gloriousness niya, sa lahat ng mga bagay na nakapaligid sa atin, makikita natin, maaalala natin si Almighty Father kasi hinahanap natin siya. Gaano ba ninyo kamahal si Almighty Father? Si Jesus Christ, gaano niyo ba siya kamahal? Kaya niyo bang ibigay ang buhay niyo para kay Almighty Father? Kay Jesus Christ, kaya niyo bang ibigay ang buhay niyo kay Jesus Christ? Paano ba ang pagbibigay ng buhay kay Jesus Christ? Yung magdadasal ka na isinusuko ko lang yung buhay ko, ganun? Ganun na lang ba yun? Hindi lang yung lip service, hindi lang salita yun, kundi nasa gawa yun. Hindi lang a-attend ka ng service nyo tuwing Sunday or Wednesday, hindi ganun. Kundi nasa gawa yun, ipapamuhay mo, ilalagay mo sa puso mo. At aaralin mo yung Bible, hindi ka lang magde-depend sa leader mo. Ikaw mismo magsisik ka on your own. Yun ang tunay na relasyon kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. On your own. Hindi ka magde-depend sa kung anong itinuro sa'yo, kung anong sinabi ko sa inyo. Huwag kayong magde-depend sa sinabi ko sa inyo. On your own. Seek God on your own para makita nyo ang totoo. Para makita nyo ang tunay na treasure. Para maintindihan niyo si Almighty Father tsaka si Jesus Christ, makita niyo yung puso nila. Kung gaano sila kabait, kung gaano ka-vast yung love of God for us. Kung gaano yung pagsasakripisyo ni Jesus Christ na ibinigay niya ang buhay sa atin, ipinanganak lang siya para lang patayin ng mga tao, para lang ipakita sa atin. Andito na ang Savior natin. Ito ang tamang way. Ganito ang mangyayari sa iyo. Ganito ang buhay mo. Huwag ka nang matakot. Huwag ka nang matakot magutom. Dahil hindi ka lang sa pagkain magbubuhay, kundi sa salita ng Diyos. Yun ang ibig sabihin nun. Huwag na tayong matakot magutom.
Huwag na tayong matakot iwan ng mga tao. Huwag na tayong matakot alipustayin ng mga tao. Huwag na tayong matakot kung iba ang tingin sa atin ng mga tao. Dahil follower tayo ni Christ, huwag tayong matakot dahil si Jesus Christ, He had overcome the world. At si Jesus Christ, yung pattern natin on how to live in this world habang hindi pa niya tayo kinukuha. Invest our time to our God, Jesus Christ, and the Almighty Father. Invest our time. Kasi yung time, money din yun. Alam nyo ba? Hindi lang yung tithes ang pwede nyong ibigay sa... Kasi may mga tithes kayo, no? Hindi lang monetary, kundi yung time. Alam nyo ba? Kasi yung time, money rin yun eh. Alam nyo yun? Kasi pag yung time, di ba? Diba, imbis na yung time mo, nagtatrabaho ka para makakuha ng monetary gain, di ba? So yung time mo yun, i-invest mo kay Jesus Christ at kay Almighty Father kasi sila naman ang magbe-bless sa'yo. Okay? So, hindi lang yung tungkol sa monetary ang ibibigay natin kay Almighty Father at kay Jesus Christ dahil hindi nila kailangan ng pera. Ang kailangan ng ni Almighty Father at ni Jesus Christ, tayo. Ngayon, yung collection na yun, para yun sa mga tao, para may pakain sa mga tao, makatulong sa mga tao. Pero hindi yun ang primary purpose. Ang primary purpose is tayo. Tayo ang kailangan ni Jesus Christ at ni Almighty Father. Kasi kung ibinigay mo na ang sarili mo kay Almighty Father, pati yung time mo, ibibigay mo kay Almighty Father at tutulong ka sa ibang tao. Kasi yung iba, akala nila puro monetary lang. So, sige, nakapagbigay na ako ng pera, siguro pwede na akong kung ano nang gawin gusto ko, pwede na kasi nagbigay naman ako ng pera na eh. Makakatulong na yun sa mga tao. Oo, nakatulong ka sa tao, pero yung relationship mo kay God, paano, maayos ba? Dahil hindi naman pera ang gusto ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Dahil kahit sinong tao, pwede niyang kausapin or pwede nga hipuin ang puso ni Almighty Father para magbigay ng tulong para sa mga mahihirap. Kahit ikaw ang importante. Lumalakad ba tayo ng naayon sa gusto ni Almighty Father at ni Jesus Christ? Patuloy natin kausapin si Jesus Christ at si Almighty Father. No? Hanapin natin siya. Ulitin ko, no? Yung verse... Matthew chapter 6 verse 33. But seek ye first the kingdom of God and all and his righteousness and all these things shall be added unto you. Si Jesus Christ ang nagsabi nito. Siya muna ang unahin natin ang primary yung primary goal natin na mapalapit kay Almighty Father. Kasi pag nahanap natin siya, nakahanap natin yung kingdom niya, nahanap natin siya, nakilala natin siya, lahat na mga bagay susunod na. Lahat na ng mga bagay na kailangan mo susunod na. Basta ang primary purpose is si God. Iseek natin si God.
all these things shall be added unto you. Lahat. Hindi ka nakukulangin. Kasi, pag nandala si God, satisfied ka na. Hindi ka nakukulangin. Maraming salamat sa pakikinig, no? Patuloy tayong manalangin. Patuloy tayong isik natin siya. Magbabasa tayo ng Bible. Kakanta kayo ng kantahan niyo si Almighty Father. Matutuwa siya pag kinakantahan niyo siya. It's a form of worship also, yung pagkakanta tayo kay Almighty Father. Siya ka kay Jesus Christ. Wino-worship niya natin siya noon. Kasi yun yung parang love song. Diba? Yung mga... Lagi kong kinukwento yung tungkol sa mga partner or sa mga ano. Kasi nga, yung pagmamahal natin na dapat natin ilagay mo sa mga partner ninyo or sa asawa ninyo, mas magandang investment kung kay Jesus Christ siya kasi kay Almighty Father natin ilalagay yung pagmamahal natin. Kasi hindi tayo ma-fail ng nila Almighty Father tsaka Jesus Christ. Kasi yung mga tao na ma-fail nila tayo, nasasaktan tayo. Si Almighty Father tsaka si Jesus Christ hindi na tayo sasaktan. Dahil gagawin nila yung lahat, yung best para sa atin. Thank you at mahal na mahal tayo ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ.